Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung anong nung unang kontrata ko dito sa Saudi, dito sa aking amorin sa ngayon is magkano ba yung unang sahod ko? Ayan! Hello! What's up? Hello guys! Hello mga ka-Inday! So, andito na naman po ako, Inday Ana here! So, ayan. Yan po ay si Liza. So, Inday Ana rin yan. And yun guys, so, naisipan ko na naman po mag-share ng aking mga experience dito sa Saudi Arabia sa aking pagiging isang kasambahay. And gusto ko lang i-share sa inyo guys kung ano unang kontrata ko dito sa Saudi, dito sa aking amorin sa ngayon is magkano ba yung unang sahod ko noon. So noon kasi is 2010. So, dumating ako dito sa aking amo is 2010. Ikwento ko sa inyo kung magkano yung naging sahod ko dati sa aking amo nung bago pa lang ako. And, but before that, so, kung bago ka dito sa aking channel, so, please guys, kung di mo pa ako na-subscribe, pagka naman, i-subscribe mo muna ako. And, huwag mong kalimutang i-click yung notification bell para naman updated ka sa aking mga next video. Yon. So, and yon guys, maraming salamat nga pala bago ko makalimutan sa aking mga naging kaibigan dito sa YouTube and sa aking mga naging ka-team sa Team Gala. Shoutout sa inyong lahat dyan. Hindi ko na kayo isa-isahin. And kasi alam nyo na kung sino kayo. And maraming salamat po sa pag-support nyo sa aking channel and sa aking naging mga kabanana. Maraming salamat po. Maraming salamat kundi dahil sa inyo, hindi ko maabot yung goal ko na magiging goal nyo na rin pagdating ng tamang pagkakataon para sa inyo. So, yun. And thank you guys. Maraming salamat dahil ngayon po ay isa na rin akong monetized channel. And partner program na din po ako ni Lolo YT. So maraming salamat kundi dahil sa inyo hindi ko maaabot yung goal na to para sa aking channel. And sana po patuloy nyo akong supportahan. Maraming thank you so much. Hindi po matatawaran ng thank you yung aking mga pag-support na ginawa nyo sa aking channel. And yun po. Basta, yun po. Maraming salamat. And sana patuloy nyo pang itangkilik ang channel ko. And kahit na yung mga video ko, minsan eh walang kasensense. And yun, maraming thank you so much. Thank you so much. Maraming thank you so much. And yun guys, so yun. And ayan, napunta na tayo kung saan-saan. So yun guys, doon tayo sa topic ko for today. So, ayan, ikwento ko sa inyo yung unang kontrata, I mean, dito sa Saudi Arabia, sa aking amo. So, actually, noon, that time is 2010. I'm already 27 that time. So, meron na ako nung asawa at anak. And, yung anak ko is, iniwan ko siya, ano pa lang siya, 1 year old and 2 months. So, yun, bilang isang ina, napakahirap po na iwalay sa anak mo ng ganun ka, murang edad dahil, syempre, breastfeed pa ako. And, super talagang napakahirap po. Pero, dahil nga, gusto nating magkaroon ng pangarap sa buhay at mabigyan ng kinabukasan ng ating anak, so, kahit mawalay tayo sa kanya, so gawin na lang na ginagawa, gagawin natin kahit na mahirap. And titiisin natin lahat 'yun. 'Yun lang, share ko lang yung mga ganun na ano. And 'yun nga guys, so dumating ako dito, that was 2010 or
February 10, 2010. And yun, so hindi ko yun first time na magtrabaho dito sa ibang bansa. Dahil before pa lang, dalaga pa lang ako, nag-work na ako sa Abu Dhabi. And that was my first time working in abroad sa Abu Dhabi. And yun, 2 years lang din ako doon. And hindi ako nagtagal doon dahil dalaga pa nga ako. So, naisipan kong mag-asawa. Yun, and nung unang ano ko dito, bago pa lang ako dito is napakaliit ng sahod ng panahon na yun, guys. 2010 is sumasahod lang ang isang katulong dito sa Saudi noon ng $250. Equivalent sa piso po yan, that was siguro mga 9,000. I know, no, not 9,000. Siguro mga, ano, mga 15,000. $250 or 12,000, ganyan. Depende po yun sa palitan. Pero basically, ang minimum changes niya sa piso, sa $250 is equivalent sa piso is 12,000 something. So, yun ang unang sahod ko dito sa aking amo noong 2010. And ayun, sa equivalent ng $250 noon sa real is 900 real ang binibigay sa akin ng aking amo. Pero, naiipon ko siya dahil hindi naman po ako gumagastos. Before pa doon, nung first time ko dito sa kanila, hindi na ako bumibili ng aking mga personal things. Yung sahod ko, buo ko siya na papadala sa aking pamilya. And kahit maliit pa lang siya noon, is buo ko siyang, naiipon ko siya. So, nakaipon ako, for the story short, nakaipon po ako noon ng sahod ko na sa loob ng isang taon. Nauwi ko siya sa Pinas. And yun, kasi ang amo ko noon, hindi po talaga ako pinahawak ng pera, guys. Yan yung first experience ko dito sa Saudi Arabia. Noon sa amo ko na hindi ako nakahawak ng sahod, guys. Kung magpapadala ako po noon is pinapadala po nila. Pag sinabi kong magpapadala ako, sila mismo ang nagpapadala. But until now, ganun pa din. So, hindi ko talaga na nahawakan ang sahod ko. Nahawakan ko lang yung sahod ko po, guys, noong pauwi na ako ng Pilipinas. So, nakaipon ako ng isang taon kong sahod. So, ibinigay nila sa akin yun ng buo, nakasobre siya. Na sa total of siguro na sa 6,000 real. So yun, naiuwi ko po siya ng buo. And every time na magpapadala ako sa Pilipinas, meron kaming papel. Nakalagay doon yung date, yung magkano yung sahod ko na pinadala ko, yung natira. And basta details by details po nakalagay. Ganun po noon. And hindi po talaga ako nakalabas na nagpadala ako ng sahod ko. And that was... Ayun. So yun, hindi talaga ako nakahawak ng pera na sinasahod ko monthly. So, hindi nila yun binibigay sa akin. Sila na mismo ang nag-iipon noon sa akin. Kasi yun talaga yung... naabutan ko na kaugalian nila dati. So, okay lang din naman kasi nakaipon talaga ako ng pera na sinahod ko. Kahit na 900 real lang yung sahod ko that was 2010 to 2012. Pero nakauwi ako is 2013 na kasi po nag-extend ako ng siguro mga 8 months. Kasi po dito, guys, ang nangyari sa akin, nabisahan nila ako after 3 months. So, 3 months na ako sa kanila bago nila ako nabisahan. Kaya, nag-extend pa ako ng panibagong 6 months. So, inabot ng 9 months din. So, inabot ng kulang-kulang na 3 years yung aking first contract dito sa aking mga amo noon. So, yun, nakaipon ako ng isang taong sahod dahil nga nag-extend ako. And yun, guys, sa mga bago na gustong
pumunta dito sa ibang bansa. Napakaswerte nyo guys sa ngayon kasi malaki na ang sahod ng mga bagong kasambahay na gustong pumunta dito sa Saudi Arabia or sa dito sa buong gitnang silangan or dito sa Middle East. Kasi meron na po tayong minimum na sahod na $400. So, equivalent po is 1,500 riyal ang sasahuri natin. But, depende po yan sa amo. Kasi meron pong amo na hindi sumusunod sa kontrata. Pero, yan po ang nasa kontrata natin is $400 na equivalent of 1,500 riyals. So, ang palit po niyan is depende pa rin sa value ng dollars. So, iba-iba kasi, di ba? Minsan mababa, minsan mataas. Pero, kung mataas ang dollars, so, inaabot siya ng 20K. So, malaki na siya. Unlike nung before na nag-start ako dito, that was 2010, na sobrang baba ng dollars. Pero, napagtiyagaan ko po yan, guys. Dahil, kailangan nating kumita para sa ating pamilya. So, kailangan nating sumugal. Kumbaga sa negosyo, susugal ka kahit gaano pa yung risk na gagawin natin. So, yun. Yun lang guys. And na-share ko lang yun. And sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting idea. Ayun. Kahit wala naman yata ako nabigay na idea, no? Nagkwento lang naman ako. So, ayan guys, maraming salamat. And sa susunod, kung anong gusto nyong i-video ko, just comment down below para magpabigyan ko kayo na video or idea sa inyong komento. Yun. Maraming salamat guys. Thank you for watching. God bless. Mwah, mwah.